Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ang title po ng devotion natin ngayong umaga ay Zealous Obedience to God, na makikita po natin sa Acts chapter 14 verse 26. Sabay-sabay po nating basahin. Sabi dito, mula roon naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila ay pinagkatiwala sa pagkalingan ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. So makikita po natin sa Acts chapter 13, unang isinugo sina Bernabe at Pablo sa Cyprus at Antioquia sa Pisidia upang mangaral ng salita ng Diyos. Sa kanilang ikalawang paglalakbay ay makikita natin sa Acts chapter 14 nang sila ay isinugo sa Iconio. Napakahusay ng kanilang pangangaral kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Ngunit hindi naging madali kay Bernabe at Pablo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Dahil sa panunsol ng mga Hudyong ayaw sumampalataya, nilason nila ang mga isip ng hintil kaya naman iniutos ng pinuno na sila ay saktan at pagbabatuhin. Nang ito'y kanilang malaman, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe sa lungsod ng Lycaonia. Doon nakapagpagaling si Pablo na isang lumpo simula nang ito'y ipanganak. Nang makita ng taong bayan na kanilang ginawa, inakala ng taong bayan na siya ay isang Diyos na natatawang tao. Nang mabalitaan ng paring Jesus, nagdala siya ng mga torong may kwintas na may bulaklak sa may pintuan sa lungsod upang ialis sa mga apostol bilang handog. Ngunit iginiit ni Pablo at Bernabe na sila'y mga tao lamang na nangangaral ng salita ng Diyos upang sila'y tumalikod sa kasalanan at sa mga walang kabuluhang bagay. Sa kabila ng kanilang mga sinabi, nahirapan pa rin si Bernabe at Pablo na pigilan ng mga tao na sila'y alayan ng mga handog. Ngunit may mga Hudyong dumating mula sa Antioquia at Iconio upang susulan ng mga taga-Listra laban kay Pablo. Kaya siya'y pinagbabato at kinalagkad sa labas ng bayan sa pag-aakalang siya'y patay na. Subalit nang dumating ang mga alagad at siya'y pinalibutan, tumayo si Pablo at pumasok sa lungsod. Ang magandang balita ay pinangaral ni Bernabe at Pablo sa Derbe at marami silang nahikayat na maging alagad. Mula roon, naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito ay ipinagkatiwala sa pagkalingan ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. So makikita po natin na ang pangangaral ng salita ng Diyos ay hindi madali. Maraming sagabal at pagsubok tulad na lamang ng nangyari kay Pablo at Bernabe. Maraming ginagawa at ginagamit si Satan upang pigilan na tayo makapangaral ng salita ng Diyos at makakilala sa ating Panginoong Diyos. Ngunit si Pablo at Bernabe ay naging matatag at matibay sa kanilang tungkulin at hindi nawala ng pananampalataya na sila ay magtatagumpay. Ako bilang isang nangangaral ng salita ng Diyos sa mga bata at matanda, hindi nawawala ang sagabal at pagsubok na gawa ni Satan, halimbawa na lamang dyan yung hiya, yung kaba, panguusig ng kapitbahay, kaibigan, at sa mismong ating mga kamag-anak. Kaya masasabi natin na hindi rin natutulog si Satan para tayo ay pigilan na maghayag ng salita ng Diyos. Para sa akin, maliit na bagay lang nararanasan ko kumpara sa naranasan ni Pablo at Bernabe. Kaya naman pinipilit kong maging matatag sa pagsunod sa tungkulin para sa ating Panginoon. Sapagkat alam kong kasama ko ang Diyos sa bawat pagsubok sa aking buhay. Para sa ating isang magandang halimbawa ng masigasi, pagtitiyaga, at matibay na pananampalataya ang aral na nakuha natin buhat kay Pablo at Bernabe. Sa application po natin, maging masigasi, huwag nating hayaang agawin o nakawin ang kagalakan na tayo makapagligtas ng kaluluwa, kaya't magpatuloy tayo sa paghayo. Pangalawa, maging matiyaga, huwag tayong tumigil o huminto na ipanalangin ng mga tao at mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Diyos. Pangatlo, maging matatag sa ating pananampalataya. Huwag tayong sumuko sa mga pagsubok o anumang gawa ng kaaway upang tayo tumalikod sa Panginoon. Ibigay natin ang buo nating pagtitiwala sa Panginoong Diyos na tayo hindi niya pababayaan. Pang-apat, maging positibo sa lahat ng bagay at pagkakataon. At ikaw ay magtatagumpay sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa Santiago chapter 1 verse 12, mapalad ng taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat natapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay
na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Katulad na lamang kay Bernabe at Pablo sa Acts chapter 14 verse 26, sabi dito mula roon naglayag silang pabalik sa Antioquia. Dito sila ipinagkatiwala sa pagkalinga ng Diyos dahil sa gawain kanilang natapos na. Maraming salamat po.